Ryan! Kung medyo matagal ka na dito sa channel ko, medyo kakaiba tong video na to. Kasi may konting social experiment tayong gagawin. Tsaka mas interactive. Kasi sasagot ka dapat sa comment section. Tapos mas maganda kung may sagot ka pa sa bawat number. Normally, kapag gumagawa ko ng debunking episodes or mga Sunday specials, may history pa. Anong kwento, anong context, anong sinabi, may actual videos, tapos explain pa. Tapos ang ending, ang comment ng tao, mekaniko ka ba? Mekaniko lang ba dapat ang may alam tungkol sa kotse? Madaming Pilipino kasi ang mabilis mauto at mahilig dumepende sa suot na damit. Pagdating sa sakit ng tao, alam natin doktor. Pagdating sa sakit ng kotse, malamang mekaniko. Pero paano pala kung minemekaniko ka na mekaniko mo, di ba? Sure ka ba na sumusunod sila sa ethical code nila? Narinig mo na ba yung appeal to authority fallacy? Ito yung paggamit ng opinion ng expert para sumuporta ng isang argument. Kasi daw, people tend to believe experts. Pero dito sa channel ko, hindi ko rin naman sinasabi na expert o mekaniko ako. Tuwing tinatanong ako anong credentials ko, ang sinasabi ko nga, wala. By the way, hindi kasi talaga ako mekaniko o engineer. Ang sinasabi ko, nag-iisip lang. Kasi kung ang mga pinapanood mo ay pinapaniwalaan mo na lang kagad at hindi ka nag-iisip, yari ka. Kung pwede nga lang maglatag ng background, edi sana mas mabilis ko pa kayong napaniwala. Dito pa lang sa mga mekaniko-turn-vloggers, paniwalang-paniwala na nga ang mga tao. Kahit hindi mo alam kung verifiable nga ba ang pinagsasasabi nila, ba? Diba? Pero kung napanood mo yung 10 things tungkol sa akin, ayaw nga natin magka-bias ang tao dahil lang sa background o kung sino ang nagsabi. Kaya hindi tayo maglalatag ng credentials para hindi ka rin kagad maniwala basta sinabi ko at para mag-isip ka rin para sa sarili mo. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui Moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liqui Moly mo na yan! Dati, sa mga videos natin, gumagamit tayo ng mga actual tips at videos na sinasabi ng mga mekaniko-turn-vloggers. Pero, nag-iiyakan ang mga supporters. Bakit daw nasasama sa videos ang idol nila? Na keso madami na daw natulungan, marunong talaga, mekaniko, engineer, may shop, etc. etc. Wala ka naman alam, Real Ryan. Pero kapag ginawa ko naman silang meme sa Facebook na walang tao, yung tip lang nila, pinagtatawanan ng mga tao ang mga pinagsasasabi nila. Bakit kaya ganun, no? Special tong episode na to kasi mas interactive. Ganito ang gagawin. Tapos ng bawat number, comment mo kung sino yung content creator na yon at anong thoughts mo sa sinabi niya at sa sasabihin ko. Game? Mekaniko turn vlogger number 1. Ito yung nagsabi na kapag push start button daw ang sasakyan, dapat daw ito pindutin muna ng 2 beses, intayin mawala ang mga ilaw sa instrument cluster bago apakan ng preno at pindutin ang push start para mag-start. Para hindi daw magulat ang ECU, mas knock up ang transmission, magulat ang battery, masira throttle body at masira yung sensor, yung VSC, yung sexy. Grabe, dami naman ng masisira. Kung isipin mo, may sense ba tong sinabi niya? Pwede mo tong hanapin yung episode na to for full video. Pero syempre, meron tayong something para sa episode na to na wala dun. Sa dami ng sinabi niya na masisira, alam mo ba kung saan lang pala related ang push start? Ito ang process flow ng ignition and starter system. In short, dito lang connected ang push start button o kahit yung regular na dipihit na susi. PCM o tinatawag na power control module, may safety switch, clutch or brake, tapos may gear selector. Tapos syempre, kailangan ng battery para makapag-start ng starter. Teka lang ha, for the record, umay na ako dito sa walang katapusan na push-push-push start. Pero
pinagpapatuloy pa rin na mekaniko turned vlogger hanggang ngayon ang pagkalat nito. Pero paano na ngayon, 'di ba? Dahil pinakita ko sa inyo ang process flow ng starter system, maniniwala pa ba kayo sa turo ng mekaniko turned vlogger o papaganahin mo ang common sense mo? Pause mo muna para makapag-type ka ng commentary mo sa comment section. Ito na, mekaniko turned vlogger number 2. Kagulong moment! Speaking of gulong, ito, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Ito yung nagsasabi na napansin lang naman daw niya pero hindi niya sinasabing totoo pero nilagay niya sa vlog niya. Nasadya daw na pinalambot ang mga bagong sasakyan. May kilala daw siya na isang taon lang sira na yung battery. 2-3 taon sira naman yung sasakyan. At may naimbento daw na makina na sa sobrang tibay tinigil daw kasi hindi daw kikita ang car manufacturers. Alam ko, meron din tayong full episode tungkol dito. Pero alam mo ba ano yung mga hindi ko nasabi sa episode na yon na masasabi ko dito? Kapag bumili ka ng brand new na sasakyan, tapos nasira ang battery mo in 1 year, under warranty pa yon. At gusto mo nga na ma-under warranty kasi palit bago yon. At sure, mas matagal yung buhay ng susunod na battery, di ba? Tapos, may pa 2-3 years pa siya nasira daw yung sasakyan. Totoo ba? E minimum ng warranty ng sasakyan dito sa Pilipinas ay 3 years. Pahabaan pa nga ng warranty ngayon ng sasakyan. Warranty na tumatakbo pa rin ang sasakyan mo by that time. Yung mga Chinese cars nga, 5 years pa ang ino-offer. At yung makina, nandi nasisira, tinigil. Anong kalokohan yun? E ngayon pa nga, dahil naimbento ang EV o electric vehicle, wala nang change oil. Ultimo yung maintenance cost mo o yung pagkakataon na para kumita ang car manufacturers, inalis pa nila. Alam ko may magtatanggol na planned obsolescence daw ibig niya sabihin. Pero sa mga sample niya, may sample ba ng planned obsolescence? Ang nakakatawa kasi dito, sumasideline to ng buy and sell ng sasakyan. Dati, mga luma na sasakyan ang benta. Iba-vlog, papataas ng value, tapos ibebenta. Ngayon, syempre, dahil umasenso rin, halos puro modelo na ang binebenta. Biglang naging matibay na rin ang mga modelo. So ano, may sense ba tong pakalat ng number 2 mekaniko turned vlogger? O may ibang pakay? Comment mo nga kung kilala mo to. At ano ang sinasabi ng common sense mo? Actually, may side story pala ako dito. May nagsabi sa akin, ito rin pala yung nagpakalat na pwede daw hugasan ang stock air filter ng sasakyan para makatipid. Pero ang ginamit na panglinis ay degreaser brand niya. Hindi ko lang sure kung andyan pa yung video niya online, pero ito yung naging rason ko para maging content creator. Masalba ang mga tao sa mga maling pinapakalat ng mga mekaniko turned vlogger. Pero ano nga ba ang mangyayari kapag hinugasan mo yung stock filter na parang decoton? Maputi nga sa labas, pero pwedeng barado sa loob. So paano? Maniniwala ka ba sa mekaniko turned vlogger o papaganahin mo ang iyong common sense? Pause mo muna bago tayo mag number 3. Type mo yung sagot mo sa comment section, ha? Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Itong number 3, mekaniko turned vlogger, ang example ko sana dito ay yung tao na para makabenta ng battery analyzer na nira ng gawa ng iba. Pero masyadong obvious na common sense. Tsaka wala namang technical tip. Kaya ibang mekaniko turned vlogger na lang for number 3. Ito yung transmission specialist daw na nagbigay ng tip na para maalagaan daw ang automatic transmission, patayin na lang daw ang makina tuwing maipit sa traffic kaysa ilagay sa neutral o park. Kasi mag-overheat daw ang transmission kapag naka-idle sa neutral o park. Nung dinibang ko tong tip na to, ang daming nagalit.
Pero pinakita ko naman na imposible tong sinasabi ng mekaniko turned vlogger kasi nga may sariling linya ang automatic transmission sa cooling system. Ang nakakatawa pa nga dito, ang sabi ng ibang tao, tama naman daw yung mekaniko. Mekaniko yun eh. Pero wala naman ako nakikitang nagpapatay ng makina tuwing maipit sa traffic kasi mag-overheat daw ang transmission. Kung naubusan ng gas, baka meron pa. Pero pwede ba yun? Tama siya, pero walang sumusunod sa kanya? Illogical kasi yung tip, di ba? Anong tingin mo sa mekaniko turned vlogger number 3? Tama ba siya o gagamitan mo ng common sense? Pause mo muna para makapag-comment ka. Kung nanood ka ng video na to at sumagot ka, salamat sa pagsali sa aking munting social experiment dito sa YouTube. Magbabasa ako ng inyong comments at dito ko malalaman kung ang tao ba na nanonood ng videos natin ay may sariling isip o basta na lang sinabi ay maniniwala na. Nananampal na nga tayo ng facts dito at hindi opinion. Ang diferensya nga lang, hindi ako mekaniko o engineer, nag-iisip lang. Pero don't worry, hindi ako mag-e-expect. Ang sabi nga nila, ang average IQ ng Pilipinas ay nasa 81.64. Tapos base sa grading system, ang grade na 70-84 daw ay nasa borderline mental disability na. Kaya hindi rin natin masisisi kung madaming mabilis mauto. Pero dito sa channel ko, dahil gusto ko kayong matuto at mag-isip ng tama at tunay na makatulong sa mga car owners, pagpapatuloy natin ang mga ganitong klaseng debunking contents. Sana nakatulong! O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching! Peace!